Hello guys, good morning sa inyo lahat. Welcome to my channel, Cocobolo Vlogger. Today's video, isi-share ko po sa inyo kung paano magluto ng sangkap ng halo-halo. At ayan, ito po yung sagot sa mga katanungan dyan sa una naming ginawang video. So, gagawan ko na lang ng video para masagot namin lahat yung mga katanungan yan. So, tara, umpisa na natin. So, ayan na nga, ito yung mga sangkap namin. Tago, yan, gulaman, saging, ube, beans, nata, tsaka optional lang po yung buko natin. Ayan, milang talaga yung masarap. Alaska iba pang gamit namin. Alaska, baka naman. Jersey condensed, mix po yan dun sa Alaska iba para mas malasa. Sa pagluluto naman, naglalagay kami ng vanilla concentrated. Tsaka, naglalagay din kami ng banana essence. So, ayan. So, balatan na natin saging. Tapos, balatan, hiwain. Ayan, ilagay na sa kaldero. Tapos, lagyan na natin ng vanilla concentrated. Tsaka, sunod natin sugar. Kailangan po guys, mas maraming sugar, mas matagal po siyang masira. So, ayan, nilagyan na rin namin po ito ng banana essence. So, ayan, next natin is yung sago. Sa pagluluto naman ng sago, magpakulo tayo ng tubig na may halong sugar, food coloring, yan. Sa paglalagay ng sugar, kailangan po mas matamis din, mas matagal din po masira. Saka sa paglalagay po ng banana essence, kailangan po patak-patak lang para hindi po sobrang bango, yan. Pag kumulo na, ilagay na natin yung, ilagay na natin yung sago. Guys, yung sago na ginagawa namin is, bumibili na po kami sa mga palengke yan. Luto na po siya. Tapos lulutuin na lang namin po ulit para makuha namin yung lasa. Yan. Kasi medyo matagal po lutuin to. Kaya bumibili na kami ng luto. Kaya yun. Yun. Gagawin na lang natin na parang bubukayo na lang natin ulit. Para hindi tayo magtagal masyado. So yun. Hintayin lang natin kumulo ulit. Tsaka natin hanguin na. So yun. Next na natin yung gulaman. Pagluluto naman po ng gulaman is magtakal po tayo ng 5 takal na tasa ng tubig, tapos warm water po, buhos natin yung powder gulaman. Ayan, tapos haluin lang po natin, haluin ng haluin para hindi po siya magbubo. Tsaka guys, kung gusto nyo ng murang gulaman, pwede rin po kayong bumili ng Don Frank. Ayan, meron pong mabibili yan sa mga palengke, mas mura po yon. Tapos lagyan na natin ng ng vanilla concentrated. Ayan, para mas malasa po. Guys, hindi na po kami naglalagay ng sugar sa halo-halo namin dahil naglalagay na rin po kami ng sugar sa mga sangkap namin. Yan, katulad yan sa gulaman, naglagay na rin po kami ng sugar para mas malasa po. Ayan. So, yun po yung sikreto kaya masarap ang halo-halo namin. Yan, haluin mo lang tsaka pakuluan mo. Yan. Patapos mong pakuluan, pwede mo na siyang ilipat sa Tupperware, tapos hintay mong lumamig tsaka mo siya hiwain. So ayun. So ayan, tapos na po lahat. Tapos nang hiwain yung gulaman, naka-ready na. So ituturo ko naman po sa inyo kung paano maglagay ng sangkap sa baso. Ayan. Tsaka ituturo ko rin po kung paano kami mag-mix ng gatas. Sa pag-mix po ng gatas is, kung nag-business po kayo is 1:2. 1 condensed, 2 ibap. So dahil kami, pangkain lang po namin. So yung gagawin lang namin is isang Alaska at kalahating condensed. Ayan. Tapos i-mix lang natin para mag-combine yung condensed at yung ibap. Maglagay na tayo ng gulaman sa baso. Saging. Sunod, nata. Beans. Sa paglalagay naman po ng ube, ipahid po natin sa gilid ng baso para mas katakam-takam. Ayan. Tapos, lagyan natin ng sago. Guys, sa paglalagay ng sangkap, kayo na pong bahalang tumansya kung gano'ng karami. Tsaka yung costing ng sangkap ng halo-halo natin, hindi ko po mailalagay yung exact price yun dahil magkakaiba po tayo ng lugar. Kaya kayo na lang po magtansya kung magkano nyo ibibenta yung isang halo-halo. So ayan, lagyan na natin ng ice.
Ayan. Tapos maglagay tayo ng konting toppings sa taas para mas maganda tignan. Kung may mga additional pa kayong sangkap katulad ng leche flan, ice cream, so pwede pa kayong gumamit ng dome lid para saktong-sakto yung sangkap natin. Pero kung hindi naman kayo maglalagay, pwede naman po yung cup sealer para safe na safe. So ayan, thank you nga pala sa mga nag-subscribe, nagko-comment, at saka nag-share, at saka sa nag-request po ng kung paano magluto ng sangkap. So thank you po sa inyo. Ayan, so ito na po yung sagot sa ano nyo, sa kinoment nyo. Thank you po ulit. And kung nagustuhan nyo po itong video na to, paki-subscribe naman po and pa-like naman po. So ayan na nga, tapos na natin lahat ilagay yung sangkap. So next na natin po yung gatas. Sa paglalagay naman po ng gatas, yung ginagamit namin pang takal is 1/3 cup. Yun po yung panggamit namin. Ano po siya? 2 takal kung gusto nyo magatas na magatas. Kung saktuhan lang naman, pwede na po yung isa't kalahati. So yan. Yan guys, nakikita nyo kung gaano karami yung gatas. Medyo malaki na po yung 1/3 cup. Ayan, nakikita nyo isa pa lang pero halos mapuno na yung ano niya, yung baso niya. Yung gamit naman po yung baso namin is 22 ounce po. Ayan, large size po yan. So yan, tingnan nyo naman po guys, punong-puno na po sa 2 takal lang sa 22 ounce. Kaya pwede na po yung isa't kalahati. So ayan, hanggang dito na lang yung video namin. Thank you sa lahat ng nanood, saka sa lahat ng nag-like, saka nag-comment. Ayan. See you next vlog po.